listeners, right now nandito tayo sa Montpelier, Argao, dito sa aking kaibigan na si Sir Jukel de Parmer. So ito po ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa kanyang farm. So ngayon po ay interviewin natin si Sir Jukel kung paano itanim yung Ampalaya Galaxy Max, kasi ngayon ay nagtatanim sila sapagkat umulan kanina. So ngayon ang perfect timing sa kanilang pagplanting. So puntahan po natin. Pero bago lahat, shout out muna sa ating mga supporters dyan. Unahin natin Sir Jukel de Parmer dito sa Argao, Cebu. Sir Jukel de Parmer sa San Antonio, Southern Leyte. At Sir Gregory de Parmer ng Mindanao. Okay, so let's go mga ka-farmers. Kasi nandito si Sir Jukel, nagtatanim mo ng ng kanyang mga Ampalaya Galaxy Max. Tingnan natin kung anong status ng pagtatanim mga ka-farmers. Baka magkaroon tayo ng idea kung paano yung mga procedures niya para mabigyan ng magandang kanilalabasan yung yung kanyang pagtatanim. So halika mga ka-farmers, nandito yung pinakamalakas na rin ka-farmers na rin. Hi. So ito si Sir Jukel de Parmer. Good afternoon. Good afternoon. So sir, ito ang mga tanong daw sir is kung paano ba bang positions pagtanim ng iyong ampalaya base sa iyong karanasan. Sige. Pakita natin guys, mag-demo tayo. Okay, no? Sir Jukel. Kung paano mag tanim ng ampalaya, no? So sa akin ay preferred yung direct setting, no? So mas gusto ko yung direct setting compared sa naka-seed tray, no? Kasi may advantage yung direct setting. Ginawa natin before tayo nag-direct setting, meron tayong procedure dito, no? So first, binaba natin sa tubig for 24 hours, no? So after, nilibing natin sa lupa for 3 days. Then ito na yung resulta. Yan. Meron ng mga ugat na lumalabas. So dito. ganun pala sa farmers. So 90 plus percent may mga sumisibol ng mga ugat. No, so ang pagtanim natin guys, ganito. Kailangan tumawa ha. Para maging mas masaya din yung tanim. Kailangan pagtanim mo dapat tawa-tawa lang. Yan. No, so dapat nakaganyan. Nakatayo kasi ito yung ugat. After 3 days nito, lalabas na tong mga dahon dito sa taas. No, so ang pagtanim dapat ang pagtabo natin ng lupa dapat konti lang. No? Ganun lang. Pwede makalabas para diretso siya makalabas, pero since parang nag-invite ka ng mga kaibigan natin, lagyan natin ng kunting lupa. No? So next, 'yun na naman. So paulit-ulit lang ang proseso. Oh, the same lang 'yung process. Again, may land prep na tayo. So madali lang kasi 'yung lupa is buhaghag na. So madali lang yung pagtanim. So ang galing pala nun mga ka-farmers, ganyan lang pala. Parang simple lang. Eksaba. Eksaba kayo manoon. madali na. Tapos para effective guys, dapat malangganang itim yung gagamitin. Bakit? Ba hindi pa pwedeng blow? Joke lang with favorite color pa naman blow. Saya sa farm guys. Bakit may tubig sir? Ano pala? May tubig yung palanggana talaga. Anong purpose? No, so again, kanina after natin inilibing to, nakabalot to ng cloth o yung t-shirt ko. Kaya kung mapansin nyo, hindi na ako nag t-shirt kasi ubos na, basa na lahat. No, so binalot natin ito ng ay papakita natin siguro doon sir na. Sige. Punta natin yun guys, meron pa tayong mga seeds na andun sa cloth.
No? Bakit tinagyan natin to ng para masagot yung tanong bakit may tubig? Let's go. Let's go mga farmers. Hirap ang Tagalog, guys. So, may tanong natin ang Fernando po na ako. Kaya ka rin. Okay, so, ganito yun guys. Bakit may tubig dyan? Kasi ang nangyari, ito yung mga seeds natin na binabad sa tubig for 24 hours. Tapos, 3 days, nilibing sa lupa. Ito na yung resulta. Yan, may mga ugat na lumalabas. Same doon sa nandon. No, bakit dinagyan ko yun ng tubig? Kasi para di ma ibang di ma-stress yung mga ugat. Kasi yung cloth na nilagyan ko kanina, ngayon, cotton eh. Dapat hindi cotton eh yung gagamitin nyo. No, kasi nangyari, tinusok niya yung doon sa cloth. Para madali matanggal, kaya nilagyan natin ng tubig. Tapos, nilagay natin doon sa ayan, basin. No? Ayan yung mukha. So, kung magtanim kami, magtanim ako nito, lagay ko naman dyan, tapos lagyan ko naman ng tubig. Para mga ka-farmer, so, shout out kay Sir Jupil, the farmer, ha? Tapos, pwede nyo siyang bisitahin mga ka-farmer sa kanyang YouTube channel. Just search Jupil the Farmer. Jupil the Farmer, Jupil anak the farmer. Ni Matoy. I don't know, sino yan si Matoy, guys? Jupil the Farmer, anak ni Matoy. Okay, so balik tayo mga ka-farmers with Sir Jupil the Farmer, anak ni Matoy. So, search engine sa YouTube, walang ibang lalabas, the only one dito sa Montpelier, Argao. So, yun, sir, maraming salamat sa kaalaman na ating na-share ngayon sa ating mga followers, mga fans natin. Kahit kunti lang bro, marami din yan pagdating ng araw. So, focus tayo sa farming content kasi ito ang base sa community. Pag walang farmers, mahirapan tayong kumuha ng mga pagkain. So, yun. So, suportahan natin yung mga farmers natin. Okay? So, sir, baka may gusto kang i-shout out ng mga kaibigan. Oy, shout out, sir. Silso Ricaburda. Shout out, Joy Cutify Vlogs. Gaw, na itong igagaw, Drigaw. Shout out also kay Ma'am Tin. No? Chris TV4. Shout out sa lahat nating mga tagapagsubaybay. No? Also sa YouTube channel ni sir, Sir Cha the Farmer. No? Thank you sa inyo. Pwede din kayong mag-drive-thru, ano ba? Drive-in. Doon sa channel ko, Jupil the Farmer, anak ni Matoy. No? So, doon may mga videos tayo, more on sa talong. No? Kasi yun yung focus natin first. Then, tapos, mayroon tayong videos about white squash. Same management lang sa squash. Tapos, mayroon din tayo dito sa Ampalaya. From ano talaga, land preparation to harvest, meron tayong mga videos doon. Hoping na sana makatulong sa lahat nating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you! Yan, so maraming salamat sir. So yun, kung gusto nyong alamin yung mga sikrito sa proseso ng pagtatanim, ay huwag po kayong mag-atubiling. Pumunta doon sa channel ni Sir, ni Sir Jupil the Farmer, anak ni Matoy. Okay? So yun, maraming salamat. This is Richard the Farmer, ang guru magsasaka ng Cebu nga Cebu. Signing out. Thank you. Bye-bye.